Nais ng kapitan ng isang barangay sa Teresa Rizal na ipagbawal na ang pagdaan ng mga malalaking truck sa pakurbada at pabulusok na highway sa kanilang lugar na Takao Disgracia raw. Noong Biyernes nga, tatlo ang namatay matapos tumagilid ang isang dump truck doon. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi na bagong kwento ang mga aksidente sa kurbadang ito ng E. Rodriguez Avenue sa barangay May Iba, Teresa Rizal. Sino basta taon-taon po may namamatay po riyan. Similar na ganyan po na mga malalaking truck na nawawalang preno. Noong Biyernes ng umaga, nangyari na naman yan bandang alas 6. Sa mga inisyal na impormasyon na nakuha ng barangay, malamang daw na bago pa umabot sa kurbada ay nawala na ng preno ang truck. Kaya naisip ng isang pasahero ng truck na tumalon. Kasi dalawa na po yan, dalawang driver, isang pahinante. Pagbaga, malayo biyay, palitan. Wala namang sugat yung pahinante. Sa tuhod lang. Buhay yung dalawa. Yung tumalon, yung paang namatay. Sa CCTV, nakita na pagdating sa kurbada, tumagilid ang truck. Saka nadaganan ang kasalubong na motorsiklo. Patay ang rider. Bumangga pa ang isang nakasunod na motorsiklo. Patay rin ang rider. Ayaw naman tawagin ni Kapitan Moses San Jose na killer curve yung kanto nila. Wala raw sa kalsada ang mali kundi nasa paggamit nito. Una sa motorista. Dapat daw kasi engine brake ang ginagamit ng driver sa kalyeng gaya nito na zigzag at pabulusok mula sa Antipolo hanggang Teresa. Pag simula sa taas, ang inasahan mong pampiit ay preno. Pagdating mo po rito sa stretch nito, itong kahabaan na ito, simula nung yung huling liko sa taas, mawawalan ka na po ng preno. Hindi na po kakapit ang preno mo dahil mainit na. Yun po yung sabi ng mga mekaniko. Na pag umiinit na yung brake drum mo at saka brake shoe, hindi na po yung kakapit. Mawawala ka na talaga ng preno itong kahabaan ito. Sa lugar kung saan nangyari ang aksidente at dati pang mga insidente, walang signages gaya ng check your brakes o kaya yung mga lay bay kung saan pwedeng huminto para magpalamig muna ng preno. Gagawa po namin na in written na hiling po kasi, una hiling po namin sa munisipyo muna sa aming mayor, bahala na po si mayor mag-ano sa kung saan pong ahensya dapat ilapit. Kung si Kapitan Moses nga lang daw ang masusunod, pinakamaganda kung pagbawalan na lang daw ang malalaking truck sa pabulusok nilang highway. Pwede namang alternatibo raw ang binangunan. Mas malayo ng konti pero patag ang daan. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.